Nagsimula ang pelikula sa pahayag ni Zhao tungkol sa isang American game show na pinangalan ng $64,000 Questions na ipinalabas noong 1995. Ang mga manunood ay tumaya sa sagot ngunit dahil sa limitadong teknolohiya noong panahong iyon, ang live broadcasting ay nakaranas ng pagkaantala. Ang pagkaantala na ito ay nagpapahintulot sa mga tao na manipulahin ang tsansa sa pagtaya. Nagkwento siya tungkol sa isang lalaking nagngangalang Pan Sheng na Masters in Computer Engineering. Isa siyang eksperto sa internet at seguridad ng impormasyon. Si Pan Sheng ay pumunta sa isang meeting na nasasabik. Binati siya ng isang kasamahan sa kanyang promosyon ngunit sinabi niyang maghintay hanggang sa opisyal na anunsyo. Pagkatapos ay sinabi ng announcer na ang promosyon ay nakuha ng nagngangalang Kevin. Sinabi ni Pan sa kanyang kasamahan na magbibitiw na siya at nakakuha siya ng trabaho sa Firefly, isang game company sa Singapore. Lumabas siya ng bulwagan na inihagis ang kanyang ID. Habang lumilipad sila sa Singapore, isang lalaking nagngangalang An Jun Kai ang nagtanong kung sino ang papasok sa Firefly Company. Pinigilan siya ni Pan at sinabi sa kanya ang kanyang pangalan. Pagkatapos ay sinabi sa mga pasahero ang tungkol sa kanilang mga sarili, at nang tanungin nila siya kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanilang lahat, sinabi lang niya sa kanila na nababasa niya ang kanilang mga isip. Ipinakita sa kanila ni Jun Kai ang mga larawan ng party na dinaluhan niya at sinabi sa kanila na pupunta sila doon pagkatapos nilang lumapag. Pagdating nila sa lungsod, lahat sila ay nasasabik. Tinawagan ni Pan ang kanyang ina upang sabihin sa kanya ang tungkol dito habang ang iba sa kanila ay tumitingin sa paligid. Maya-maya ay lumapit sa kanila ang isang grupo ng mga tao at sinimulan silang bugbugin ng brutal. Narinig sila ni Pan at Jun Kai na sumisigaw at nagsimulang tumakbo palayo ngunit hinabol sila ng gang. Di nagtagal ay nalaman natin na si Jun Kai ay kasama ng gang. Sa sandaling nakarating sila sa isang lugar, isang lalaking nagngangalang Lo Bingkon ang nagpakilala at sinabi sa kanila na siya ang namamahala. Ang lugar ay may magkakaibang saklaw ng pagpapatakbo ng negosyo. Maraming tao ang nagtatrabaho sa iba't ibang palapag at ipinaliwanag ni Lo ang sweldo na ibabayad sa kanila ayon sa kanilang trabaho. Ang cellphone ay ipinagbabawal at walang panlabas na komunikasyon ang pinapayagan. Ang huling lugar na ipinakita sa kanila ay isang online game at doon nagtatrabaho ang magagandang babae. Sa tanghal iyan, si Pan at ang iba pang mga lalaki ay lumapit kay Lo at tinanong ni Pan kung ang ginagawa nila ay panloloko. Sinabi ni Pan na hindi siya interesado, at hiniling kay Lo na hayaan siyang umalis. Sinabi sa kanya ni Lo na magsimula siya sa customer service at hahayaan siyang umalis kung hindi siya makaangkop. Sa gabi ay dinala sila sa isang lugar kung saan sila matutulog. Maraming lalaki ang binugbog at ang iba ay nasa kulungan. Dumating si Jun Kai at pinilit si Pan na magpadala ng mensahe sa kanyang ina na nagsasabing ayos lang siya. Kinabukasan ay nagtipon-tipon ang lahat ng empleyado at binibigkas kung ano ang sinasabi sa kanila ni Lo bago sila magsimula sa trabaho. Tinanong ni Pan ang isa sa mga empleyadong nabugbog kagabi kung okay lang siya, ngunit sinabi niya sa kanya na kailangan niyang gawin ito para sa pera at dahil buntis ang kanyang asawa. Habang naglalakad sila papunta sa kanilang mesa, isa sa mga lalaki ang lumapit kay Pan at hiniling sa kanya na gawin ang isang tungkulin, ngunit nang sabihin ni Pan na hindi niya ito magagawa, binugbog siya nito at hinila ang kanyang tenga hanggang sa magdugo ito. Dumating si Lo at inutusan ng lalaki na humingi ng paumanhin kay Pan at magalang na magutos sa kanya. Pumunta si Pan sa banyo at sinubukang maglabas ng papel sa bintana, ngunit nasira ang isa sa mga toilet. Si Anna, na nasa loob, ay lumabas at sinabi niya kay Pan ang ginawa nila sa kanya. Sinabi niya kay Pan na kinuha din nila ang kanyang pasaporte at mababawi lang niya ito kapag naabot niya ang target sa pagbebenta. Tinanong siya ni Pan kung tutulungan niya siya kapag tumulong siyang makamit ni Anna ang target sa pagbebenta. Sa isang flashback, nalaman natin na si Anna ay isang modelo na natanggal sa trabaho dahil sa hindi pagkakaunawaan sa trabaho. Nakakuha siya ng photoshoot na hindi niya gusto, ngunit pinipilit siya ng lalaking nagbigay sa kanya ng trabaho na bayaran siya. Isang babaeng nagngangalang Shuang ang nagpakita at binayaran ang lalaki. Pagkatapos ay dinala niya si Anna kay Jun Kai at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga online games, kung gaano ito kaligal, at magiging perpekto siya para dito. Tinanggap niya ang kanilang alok at pumunta sa kainan kasama ang ibang mga babae. Ipinakilala sila kay Lo at ipinaalam sa kanila ang tungkol sa bago nilang trabaho. Bumalik sa kasalukuyan, kinuha ni Pan ang papel na inihanda niya at nilunok iyon bago dumating si Jun Kai na hinahanap siya.
sa ibang lugar, malapit nang graduate si Go Chanzi at ang kanyang mga kaibigan nang makita nila ang online games na pinagtatrabahuhan ni Anna. Nagpa siya si Chanzi na subukan ito at naglaro buong gabi habang inaaral ang tungkol sa laro. Kinabukasan ay ipinaliwanag niya sa kanyang mga kaibigan ang mga posibilidad upang manalo sa laro. Namuhunan siya sa laro at nawala ang lahat ng ininvest niya. Pagkatapos ay inalok siya ng pautang na kinuha niya. Pagkatapos ay patuloy siyang naglaro at nagsimula siyang kumuha ng mga loan at advance na sweldo. Pinapaiskan niya sa mga tao ang code ng laro upang sumali rin sa laro. Nasa bahay ng kanyang mga magulang si Chanzi nang may dumating na dalawang tao na naniningil ng pera na ikinagulat ng kanyang mga magulang. Kinuha ng mga tao si Chanzi upang mag-donate ng dugo 3 beses sa isang araw at sinubukan ni Song Yu na tulungan siya. Hiniling niya sa kanya na maglagay ng taya para sa kanya at nanalo siya, ngunit sinabi sa kanya ni Song Yu na hindi siya tumaya. Pumunta si Chanzi sa kanyang lola at sinabi niya sa kanya na naghanda siya ng pera para sa kanya at binigyan siya ng card. Ninakaw niya ang bracelet ng lola at galit na galit siya sa kanyang sarili sa ginawa niya. Nagpa siya siyang magpatuloy sa paglalaro upang manalo at mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Pumunta si Song Yu sa pulisya para magsampa ng kaso sa online games ni Chanzi. Sinabi sa kanya ng police officer na si Zhao Dongran na hindi siya nagsusugal, sa halip ay ini-scam siya ng mga tao, at ginagamit nila ang online na pagsusugal bilang pain para suriin ang kanyang spending habits at mga text message ng bangko para magtalaga ng loan. Nagsasagawa ng imbestigasyon ang pulisya at sinabi niya kay Song Yu na hintayin ang balita. Si Chanzi ay nasa kanyang silid at pumasok ang kanyang ina upang dalhan siya ng pagkain, ngunit ikinulong niya ito sa loob at hinihingi ang kanyang cellphone. Sinimulan niyang sirain ang mga bagay at tinakot siya sa pamamagitan ng pagsasabing papatayin niya ang kanyang sarili kapag hindi niya sinabi kung nasaan ang kanyang cellphone. Siya ay nagpatuloy at ginamit pa ang bahay ng kanyang mga magulang para makapag-loan ng pera. Pagkatapos ay ipinadala niya ang lahat kay Anna at naghintay sa sugal. Samantala ang perang ipinadala niya ay pinapawithdraw sa buong bansa kasama ang mga taong inupahan ni Lu. Sinubukan ng pulis na pigilan ang transaksyon ngunit wala silang magawa. Matapos ipadala ang lahat ng kanyang pera, si Chanzi ay nasa studio na naghihintay ng tugon mula kay Anna at hinahanap siya ng kanyang mga magulang kasama si Song Yu. Hindi nagtagal ay nalaman niyang binlock siya ni Anna. Nahanap siya ng kanyang mga magulang at ni Song Yu at pinagsarahan niya sila ng pinto. Sinubukan siyang pakalmahin ng kanyang kaibigan na nagsasabing maaari silang magsimula ulit at tumungo upang buksan ang pinto, ngunit sumuko na si Chanzi at tumalon siya mula sa balkanahe habang nakatingin ang kanyang mga magulang at si Song Yu. Siya ay lubhang nasaktan at dinala sa ospital. Sa kabilang banda, ipinagdiriwang ni Lu at ng buong empleyado ang kanilang bagong tagumpay. Tinawag ni Lu si Anna para sa kanyang ambag at si Pan dahil kaarawan niya. Pagkatapos ay sinabihan niya ang grupo na maglaro ng isang laro kung saan kukuha sila ng pera gamit ang kanilang chopstick. Hiniling ni Anna kay Pan na huwag umalis at kumita ng pera kasama niya. Hinahanap ni Lu si Anna at ibinalik niya ang kanyang pasaporte, ngunit inalok siya nito ng mas magandang deal at hiniling na pakasalan siya. Habang pinipilit siya na gawin ang isang bagay para sa kanya, kumatok si Pan at sinabi sa kanya na gusto niyang magtrabaho sa kanya. Nag-alok siya sa kanya ng isang app at binayaran siya ni Lu. Pagkatapos ay hiniling ni Pan ang kanyang laptop at hard drive. Natulog si Anna sa labas bilang parusa at kinakausap siya ni Pan nang magpakita si Lu kasama ang kanyang anak na babae. Sumulat si Pan ng numero sa isa sa mga pera. Dinala ni John Kai ang mga empleyado sa lungsod para kumuha ng mga larawan na ipapadala nila sa kanilang mga pamilya. Kinuha ni Anna ang perang sinulatan ni Pan at sinubukan niyang ibigay ito sa receptionist ngunit hindi nagtagumpay. Sa kalaunan ay napromote si Pan sa positioner. Nagbigay ng pera si Pan sa lalaking buntis ang asawa. Ngunit sa lalong madaling panahon, sinabi ni Lu kay Pan na hindi sila pakakawalan, ngunit naibenta. Kinuha ni Jun Kai ang pera mula sa lalaki para bumili ng sigarilyo at nalaman niyang may nakasulat sa pera. Dinala niya ito kay Lu at kinumpranta ni Lu ang lahat, nagtatanong kung sino ang sumulat ng numero sa pera. Parehong sinabi ni Anna at Pan na ginawa nila ito. Inutusan ni Lu ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Pan at binali ang kanyang binti. Para kay Anna, inutusan si Jun Kai na bunutin ang kanyang mga kuko. Nang ihatid sa lugar na kanilang tinutuluyan, tumalon si Anna sa sasakyan nang makakita siya ng istasyon ng pulis. Pumasok siya at sinabi sa opisyal ang tungkol sa pagkidnap.
Tumayo siya at tinawagan ang mga tauhan ni Lo na sunduin siya habang nilock ng isa pa ang pinto. Ikinulong nila siya at dumating si Junkai para kunin siya. Inilagay nila siya sa sako na may mga bato at inihulog siya sa tubig. Hinila nila siya palabas at binigay ni Junkai ang kanyang pasaporte at ang kanyang Amerikana bago siya pinaalis sakay ng bangka. Nagbo-voluntaryo si Songyu upang palawigin ang kamalayan ng mga tao tungkol sa pandaraya sa internet nang makatagpo niya si Zhao Dongran. Sinabi niya sa kanya kung ano ang nangyari kay Chanzi at sinabi niya sa kanya na nakakaramdam siya ng pagsisisi sa hindi paglagay ng taya tulad ng hiniling nito sa kanya, ngunit sinabi ni Zhao sa kanya na hindi pa rin siya mananalo. Isang card ang inilagay sa kotse ni Zhao na may larawan ni Anna at sinimulang hanapin siya ng departamento ng pulisya. Ipinakita ni Junkai kay Lo ang isang video na kuha niya tungkol kay Anna na itinapon sa tubig. Nalaman ni Zhao na si Anna ay nagpapadala ng mga mensahe sa mga customer na may mga nakatagong salita na nagsasabing siya ay kinuha sa pamamagitan ng puwersa. Pumunta si Anna sa kanyang ina ngunit isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagsimula siyang tumakbo sa pag-aakalang sila ay mga pekeng pulis. Sinimulan nila siyang habulin at ipinakita sa kanya ng isa sa mga lalaki ang kanyang ID at sinabi sa kanya na inaresto si Shuang dahil sa panloloko. Sinabi ni Lo kay Pan na may problema sa software at kailangan niyang ayusin ito. Ipinakita niya kay Pan ang video ni Anna at inilabas siya sa kanyang kulungan upang ayusin ang error. Dinala si Anna sa isang seminar na inorganisa ni Songyu at ng kanyang team tungkol sa pandaraya sa internet. Nagtanong si Zhao kung nasaan siya nitong mga nakaraang buwan, ngunit nagsinungaling siya na nagsasabing nasa bayan siya. Ang mga tao ay nagbigay ng kanilang mga pakikipagtagpo sa mga online games. Habang nagsasalita si Songyu, nakita niya si Anna. Dinala nila siya upang makita si Chanzi, na nasa coma, at sinabi sa kanya kung ano ang nangyari sa kanya. Sinabi sa kanya ni Zhao na alam niyang pinilit siya, at ipinakita sa kanya ang larawan ni Pan na nagtatanong kung kilala niya ito. Pumunta ang departamento ng pulisya sa lungsod kung saan ginagawa ang pandaraya at sinimulan ang imbestigasyon. Nahanap nila si Junkai at ang eksaktong lugar kung nasaan si Pan at ang iba pa. Nakilala nila ang mga kriminal na nagtatrabaho sa kanila mula sa mga lansangan. Pumasok sila sa lugar ngunit wala silang mahanap habang halos mahuli na nila ang mga salarin. Si Zhao at ang kanyang koponan ay nagmamaneho sa lungsod nang dumating ang isang grupo ng mga tao at binasag ang kanilang mga bintana at sinunog ang sasakyan. Hindi nagtagal, sumiklab ang kaguluhan sa pagitan ng mga sibilyan at lokal na pulisya. Ang presidente ng Overseas Chinese Business Association ay dumating upang iligtas si Zhao at ang kanyang koponan. Sinabi ni Zhao kay Xi na kailangan nilang bumalik dahil wala silang makukuha sa imbestigasyon. Nagtuturo sa klase ang dating kasamahan ni Pan nang maalala niya ang isang mensaheng ipinadala sa kanya ni Pan na may nakatagong mensahe para sa tulong. Iniulat niya ito kay Zhao at bumalik sila para mag-imbestiga pa. Upang mahuli si Lo at ang koponan, kailangan ng pulisya na ilikas ang mga bata sa paaralan, kaya nagpadala sila ng mga posporo kay Pan na nakatago sa kanyang pagkain. Nang tumunog ang alarma ng sunog, lumabas ang lahat ng mga bata sa paaralan at dumating ang truck ng bumbero, ngunit ang nasa loob ay mga pulis. Dinala nila si Anna para gamitin ang kanyang fingerprint para buksan ang mga pinto. Nakita ni Lo na buhay pa si Anna at inutusan silang lahat na sirain ang lahat ng ebidensya. Pumunta siya kay Pan at hiniling sa kanya na ibigay ang kanyang anak sa kanyang ina bago siya sumama sa kanyang mga manggagawa at magtago sa kanila. Pumasok si Pan at inilantad si Lo. Sinabi niya sa pulisya na kunin ang cellphone ni Lo dahil nag-setup siya ng software para matulungan silang ma-access ang kanilang mga scam at ang bilang ng mga taong dinakip nila para magtrabaho para sa kanila. Ibinato ni Lo ang cellphone sa kanya ngunit binaril ni Junkai si Zhao nang subukan niyang kunin ito. Hindi nagtagal ay binaril siya ng mga pulis at nagsimulang tumakbo ang mga tao upang makatakas. Kinontrol ng pulisya ang sitwasyon at inaresto ang mga kriminal. Ibinigay ni Pan kay Zhao ang address na ibinigay sa kanya ni Lo at natuwa siya nang makitang buhay si Anna. Nagtapos ang pelikula nang tapusin ni na Zhao, Songyu at Pan ang kanilang pagpupulong sa pamamagitan ng pagkukwento. Si Pan ay nagtatrabaho na ngayon bilang technician advisor sa anti-fraud center sa ilalim ng pamumuno ni Zhao. Inanyayahan nila ang mga tao na lumapit at magbahagi ng kwento upang balaan ang iba at ibigay ang anumang impormasyon na mayroon sila sa pulisya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento.
Maraming salamat sa panonood.